Yung mga labels sa kasing ganyan, hindi po siya kabastusan. Okay? Yan po yung terminolohiya na ginagamit sa journalism, pati po sa mga libro. Okay? Pero kung gusto niyo tawagan yung incoming president na mahal na Pangulong Bongbong Marcos, wala pong pipigil sa inyo. Pero sa journalism, hindi po namin ginagawa yon, dahil hindi po namin trabahong humibod ng behind ng kahit sino na kaupong presidente. Tsaka napapaisip lang din ako, bakit subukan nyo to na, para just to check your biases. Pag tinawag ko bang Robredo, si Len Robredo, sasabihin nyo ba bastos ako? Definitely hindi, di ba? Kasi yung bias nyo against her and in favor of mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So bago kayo bumanat ng bias, akusahan nyo yung mga journalist na bastos, check your own biases, ha? O, pag tinawag ba natin yung yumaong President Noynoy Aquino na Noynoy, sasabihin nyo ba bastos? Siyempre hindi, kasi siguro galit kayo sa kanya. So, alamin niyo yung kalakaran, yung standards. Para kung gusto niyo mas malalim yung usapan, i-google niyo style book. Okay? Style book, ang journalism po, merong style book. Kung paano po tinutukoy yung mga pangalan, titulo, lugar, date, pati basic grammar. Doon yung matututunan yon. So, yung pagtawag kay incoming President Bongbong Marcos na Marcos, nasa style book po yon. Hindi po yun kabastusan. So sana po maliwanag, lalo doon sa mga trolls sa buhay na buhay ngayon.